guys, samantalahin ko na nga rin pala yung pagkakataong ito para dun sa ginawang charity dito sa bahay ng Lopez. Maraming salamat po sa grupo ng Echo o yung Elite Honda Click Owner sa pagdayo po nila dito sa bayan ng Lopez at dun po sa ginawang charity event para po dun sa batang naputulan ng paa. Kasi ako yung nagdulog dun sa grupo ng Echo para matulungan yung bata. Ito yung batang nung time na hindi pa siya napuputulan. Ito yan guys, to. Yan. Tapos noon nung maganap yung charity ng grupo ng Echo, naputulan na yung bata. Ito naman yung kalagayan niya ngayon. Ayan na siya. At nagpapasalamat nga po pala uli ako dun sa grupo talaga ng Echo at sa lahat po ng dumayo, sa lahat po ng chapter na nakarating dito sa bahay ng Lopez at kung gaano man po kalayo ang kanilang inibiyahe, maraming salamat po. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga chapter na dumating po dito at sa lahat po ng mga nagparating ng tulong para po dun sa bata. At share ko na rin po guys yung panawagan po nung family Capistrano kasi kailangan pa rin po nila ng patuloy na tulong para po dun sa tuluyang paggaling nung bata at yung pagbahaw ng sugat at saka sa check up. Kaya sana po matulungan pa rin po natin siya. Kahit hindi man po dun sa financial, kahit po dun sa mga pang-araw-araw po nilang gastusin, eh makatulong po tayo. Kung ano po yung ating maabot na tulong, ay yan naman po ay makakarating po dun sa family Capistrano. Ito po yung panawagan ng family. Yan. Magandang hapon po. Ako po si Mayra Capistrano. Humihingi po ng tulong para po sa pagkaka-accident po namin noong taong December 22, 2018 po. Ngayon po ay nananawagan po kami. Ay natulungan niyo po kami. Humihingi ko po sana sa inyo ng tulong. Kung pwede po kami makahingi. Maraming salamat po sa mga Riders Pro Club na tumulong sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kundi dahil po sa inyo ay ang pag-abag po kayo nagtulong para sa amin. Maraming salamat po. Kuya Johnson, ikaw kuya, meron kang gusto sabihin? Gusto ko lang po sa aking kapatid din makalakad. Si kayo po ba ang panganay? Ito po. Si Johnson ang panganay. Ito po yung panganay. Pangalawa. Tapos si Nene ang bunso. Okay. At kwento ko na rin po guys kung bakit ko po sila nakilala. Kaunting background lang po. Kasi nung time na binabaybay ko ang Katanawan Road patupunta ng bayan ng Lopez, meron kasing isang lalaki na pumapayapay sa akin. Hindi ko kasi alam na yun pala kasama niya yung pamilya niya. Akala ko pumapayapay lang yung lalaki dahil makikiangkas at bihira nga yung biyahe papuntang bayan ng Lopez. Ayun, tumigil ako nung time na yon. Tapos biglang mimik yung tatay ng bata. Sabi niya baka daw may alam akong pwedeng makatulong sa kanila kasi kailangan na daw pong
maoperahan at maputulan ng binti. Talagang yung tatay guys, hindi na siya nagtubili na humingi ng tulong. Gawa ng bilang magulang talaga, halos gagawin mo yung nararapat dun sa anak mo. Kung ano yung makakabuti para dun sa anak mo. Talagang makikita mo guys, kung kayo talaga yung naandun sa sitwasyon na first time ko silang makita. Ano, bilang magulang talaga, alam mo yun, yung bilang magulang, bilang isang ama, talagang andun yung sakit ng nararamdaman ng bilang isang magulang at ama, na mapuputulan ng binte yung bata. Pero kailangan talaga, kasi ang payo talaga ng doktor sa kanya ay putulin yung binte para maiwasan yung pagkalat ng infection sa buong katawan. Kaya nga pala sila guys nagkaganon, sila ay na-aksidente noong 2018 pa. Tapos ngayon naman is 2021, almost mag 3 years na, eh hindi pa gumagaling yung binti ng bata. Kaya ang decide talaga ng doktor is putulin kasi meron ng infection. Kaya guys, dun po sa mga gustong magpahatid ng tulong at tumulong po, paano po ba yun? Siguro, comment na lang po kayo guys dito sa video. At gagawa po natin ng paraan kung paano po natin kung paano po tayo makakatulong at kung paano po maiihatid yung inyong tulong. Lahat naman po yun ay aking pong ililista. Para po magkaroon po tayo ng transparency at makarating po din sa bata o din sa family Capistrano yung inyong pong mga naitulong. Okay? Sige po. Maraming salamat po.